Well, Happy New Year. Good morning. Nikon Wolfpan. Unang repair sa 2024. Ito ayaw umandar to eh. Ngayon, testingin natin muna. Ito, number one. Naka-plug in na yan. Ayaw. Number two. Ayan. Hanggang sa number three. Ayan, number 3, oh, gumalaw. Gustong umikot, pero hindi kaya. Ayusin natin. Huwag na natin patagalin pa. Okay. Bubuksan ko na. At habang binubuksan ko ito, pass forward natin para mabilis at napakahaba ng ating video. Nahirapan tayo magtanggal nito mamaya sa ano, sa shafting kasi lalagyan natin ng langis. Ang bosing at shafting. Matagal ito eh. Bilisan natin. Stock up. Mabigat ikutin. Ayan. Lalagyan natin ng langis yan. At tatanggalin natin yan. Linis muna para magandang magtrabaho pag malinis. Oh, mahigpit talaga eh. Ayan oh. Tigas ikutin. Sige. Tanggalin na natin ang mga dapat tanggalin. Ilalabas natin yung rotor para kasama yung shafting doon eh. Tanggalin ko muna ito para makabuelo. Nahahatak yung wire eh. Kaya hindi makalayo yung ano, yung ulo, yung pinakang case. Ayan. Maluwag na. Medyo nakakaunat, stretch na yung wire. Ito, apat na tornilyo ito rito. Tanggalin natin yan. Ito na ilabas ko na ang rotor. Andito yung shafting na merong kalawang o ito ng itim. Nung mag-init ang motor sa loob, yung langis diyan naluto. Tumigas at naging kalawang, ayan na. Sumikip na. Nag-stack up. Subukan nating lihahin ito ng pinong-pinong liha. Kung maliliha ko ito at wala naman yung kalawang, kung wala siyang baywang, hindi siya naapektuhan, hindi natin papalitan. Mararamdaman ko naman yan sa daliri ko, sa kamay ko kung kumalawang. Itong sa likod, wala ito. Okay pa ito sa likod. Hindi na pinasok ng langis yan, kaya nagkaganyan. Nung nag-iinit, naluto na yung langis ng itim. Tanggalin natin to para suabi yung paghahasa natin ng ano, shafting. Tinan ko kung ito'y bumabayawang pa. Kung may bayawang na ito, hindi ko na gagamitin. Papalitan natin. Pakiramdam ko naman sa kamay ko, wala pang baywang. Hindi pa tinamaan ng husto yan. Okay pa, oh.
Walang bumabayawang dito. Okay. Pwede pa yan gamitin. Kung mga isang taon, mahigit pang isang taon, tatagal pa yan. Ganda pa. Okay. Langisan natin, siyempre. Ito rin sa likod. Linisin natin yung busing. Ito yung pangunahan na busing eh. Ayan. Basahan lang. Lagay mo lang sa flat screwdriver. Ikot-ikot na ganyan. Okay, tam. Nakita mo yan? Ang itim yan? Oh. Paano nga bang hindi siya mag-i-stack up yan? Ayan, dumi ang busing. Marami pang nakadikit sa shafting. Kalawang. Ito, sige, linisin pa rin natin. Konting linis pa. Pwede na siguro. Okay, may nakbuha pang konti. Final natin. Final natin yung linis. Importante kasi yan, busing eh. Lalakasan din natin to. Siyempre. Kunti lang para hindi naman masyadong tumulo. Ito, itong parang ilis yan ito, itong hawak ko ito. Ito yung nagsisilbing parang nagpo-produce ng hangin sa loob ito ng ano, ng housing. Nagpo-produce ng hangin yan pag umiikot yung electric fan. Ngayon, nagbabawasan ang init ng ano, ng winding, ang init ng motor. Ito, tinitingnan ko kung may kalog yung shafting at busing. Wala. Okay. Ay, baliktad pala yung pagkalagay ko. Sisigaw pa lang din. Ano, wow, mali. Excited kasi pagka excited na magte-test. Ganyan eh. Ayan. Ganito. Ang salpak dyan. Kumisa nangyayari ako pagka mga electrical component ang tinitest ko eh. Pag malapit na matapos, excited sa pag-test. Yung pala mayroon pang short spark. Dito sa parting ito, nako, maingat tayo rito, baka may mapagot na mga linya ng ano, wire. Nawala na kasi yung wire strap dito, lumutong na at naputol na. Ayan, pag may nalagot dito na isang maliit na hibla ng winding, mahirap idugtong. May dudugtong mo pero wala nang insulator yon, wala nang barnis. Magiging dahilan yun ng mag-short. Kaya ako maingat doon.
ito yung pangalawang wire strap. Medyo napalaki itong mga wire strap ko. Maliit lang yung una eh. Tatlo ang nakalagay rito. Kaya tatlo rin ang ilalagay ko. Ito yung pangatlong strap. Maingat kung iniwasan yung isang hibla ng ano, yung wire ng winding. Nagsusolo na napahiwalay eh. Iyon ay pagka napiga nitong wire strap, mapapagot yun. Kaya hindi ko sinama sa pagkakatali. Ito yung busing sa bandang likuran. Nalinis ko na kanina yung isang busing sa bandang harap eh. Hindi naman ito masyadong marumi. Ayan oh. Malinis. Lagyan natin ng langis. At yan ang kailangan niyang electric pan, ang busing, shafting, langis. Para humaba ang buhay. Hindi maganit iikot. Salpak na natin sa housing para makapag-test na tayo. Ito yung rotor, papasok ko na. Lagyan muna natin ng langis. Puro langis. Maingat lang. Ganyan naman talaga ang pagre-repair eh. Maingat. Baka kung hindi ka maingat, baka makasira ka pa. Sa halip na nag-aayos ka eh, makakasira pa. Ang iniingat nandito yung winding eh. Ayan, yung apat na tornilyo, babalik ko na. Habang binabalik ko po ang mga tornilyo, magpa-plug po muna ako ng aking YouTube channel, Nelper Cabida po. Sana po ay makapag-subscribe kayo at makapag-like kung naibigan niyo po ang video nito. Sana po ay makapag-comment kayo at nang mabago ko ang sistema ng pagtatrabaho, sa mga comment ay masasabi niyo na kung ano ang gusto niyong sistema sa pagtatrabaho. Maraming pong salamat. Ito yung kapasitor eh. Balik natin sa pagka screw. Ayan.
Sinasaltik talaga ng martilyo yon para pumosisyon sa tamang lugar yung mga busing at shafting. Luluwag yung kanyang posisyon. Ito na yung pin. Ibabalik natin yung pin. Ayan. Subukan natin i-plug in. Saksak natin. Ayun, umikot. Oh, umikot, di ba? Kita nyo? Good. Okay, pandarin ko pa ulit. Yan. Nag-swing, oh. Okay, mabilis ang swing. Ibig sabihin yan, magaan iikot yan. Wala pa kasi yung ano, hélice. Ngayon, lalagay na natin yon. Hélice, i-assembly na natin na makatapos na tayo. Pagkatapos nating may salpak ng lahat na ito, test agad tayo. Excited na naman ako. Well, ito na. Number one. Ayan. Swabe. Ikot. Steady. Number two. Good. Okay, salamat po ng marami sa inyo mga viewers ko. Minamahal namin mga taga-subscriber. Sana po naibigan nyo ang video ito. Paki-like naman po at paki-subscribe na rin.